po yung gusto kong mag-anak na bromeliads, kaso until now talagang hindi niya pa ako binibigyan po ng anak. Harvest po ng bromeliads, pwede kayong gumamit ng pruning shear kung talagang matigas yung stem ng bromeliads. Pero namis, minsan kasi kami ay putol-putol lang dito sa gilid. Ayun, napapansin nyo, hahawiin lang namin, ayan. Mabilis lang kasi, ayan. Ayan, hawi-hawi lang na ganyan. Pero kung ang bromeliads nyo medyo matigas yung sanga, ay you can use pruning shear po. Ayan. Diba? Sa isang puno lang, naka-harvest na tayo ng apat na bromeliads. Hi, magandang araw muli sa lahat ng ating mga kababayan. For today po ay nandito tayo muli sa mini farm. Marami sa ating mga kababayan nagtatanong po kung paano po ba talaga paramihin yung halamang bromeliads. Kaya for today mga kababayan, yun yung ating pag-uusapan about sa halamang bromeliads, kung paano siya paramihin. At pag kung paano ipalash yung bromeliads, kasi talaga naman itong halamang ito mga kababayan, pag naglash to yung mga dahon niya ay talagang nagiging colorful yung mga garden. At itong halaman na itong mga kababayan ay low maintenance siya, napakabilis alagaan at hindi kailangan mag-apply ng mga ano-ano mga fungicide or fertilizer sa kanya. Easy to carry lang siya. Kaya for today mga kababayan, samahan nyo kami na ituro sa inyo kung paano magparami ng bromeliads at kung paano magpalash. Kaya start na po natin ang video. So ngayon po, pupuntahin natin yung ating mga halamang bromeliads dito sa mini farm para ipakita namin sa inyo kung paano yung mabilis na technique namin ginagawa para mabilis maparami yung aming mga bromeliads. Kaya tara. Ayan, dito pala sa mini farm mga kababayan, nasa second mini farm tayo ngayon. Ngayon yung mga bromeliads namin dito sa mini farm ay nakaano sila. Hindi ko alam sa salitang Tagalog, basta sa Kapampangan, nakasalbag. So parang kahit saan ka pumuntang area, dun sa unang mini farm may bromeliads, dito sa pagpasok mo sa garden may bromeliads, tapos dun sa tabi ng resto ay may bromeliads din. Parang nakaano-ano sila sa mga lugar, nakakalat-kalat sila. So pupuntahin muna natin yung una dito sa greenhouse. Pupunta muna po pala tayo dun sa unang garden kasi nandun yung mga bromeliads na mother plant natin. Kasi halos na nandito po ay mga baby na mga ang age nila ay 3 months to 5 months po. Kaya mamaya ito yung papakita namin sa inyo. Punta muna tayo dun sa kabila. Kuhanin ko lang po yung pruning shear. Dala-dala ko na po yung crates na pangmalakasan and I'm hoping na sana maka-harvest tayo ng maraming bromeliads kasi a few months ago ay nag-harvest tayo, ngayon mag-harvest na naman tayo. Ngayon ipapakita ko sa inyo yung kung paano nga ba magparami talaga ng mga bromeliads. Okay po, nandito na tayo sa area ng aming mga bromeliads dito sa unang garden ngayon. Habang mag-harvest ako ng mga pop, yan, mga pop yung mga suhi ng mga bromeliads, ay ikukwento ko sa inyo kung paano mabilis silang maparami talaga. Ilalabas ko na po kasi masikip dito. Naulan po lagi dito kaya marami silang tubig. So ito po yung sample namin na mother plant ng bromeliads. Alam niyo po ba mga kababayan, sa pagpaparami ng bromeliads, actually ang technique talaga sa kanila or ang the way na nagpaparami sila, once na nagflower yung mga bromeliads, dun sila nagbibigay ng anak. Kasi pag nagflowers na po ang bromeliads, mga hintay lang tayo ng mga ilang months, ayun na yung mamamatay na yung pinaka mother plant nila. Pero bago sila mamatay, ay mag-iiwan sila ng mga maraming baby. Ngayon ang ginagawa namin, pag naglabas na sila ng baby, pag pwede nang harvest yung pop, ay harvest natin sila agad. Huwag natin silang hintayin na mag-fully grow na malaki. Kasi kung hihintayin natin nun, ay mamamatay na yung mother plant bago mo in-harvest. So hindi na sila mag-aanak. Pero kung nandun na sila dun sa maturity na kahit sakto pa lang sila, harvestin nyo na. Para habang hindi pa namamatay yung pinaka mother plant, ay magsusuhi po agad yon. So parang ito, kung napapansin nyo ito. Ayan, di ba? Natapos na yung flowering stage niya. Pero kung napapansin nyo yung halaman, ay napakaganda pa rin niya. Di ba? Tapos kung mapapansin nyo, tanggalin ko na lang po itong pots na para madali. Ayan, napakaraming roots. Ang gamit namin dito ay coco cubes na hinaluan ng konting ano nun, coco dust. Ayun, kung napapansin nyo, napakarami niyang baby. 1, 2, 3, 4. Sa ganyang stage po ng bromeliads mga kababayan ay pwede nyo itong i-harvest. Pero sa mga bromeliads, mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga baby na bagong labas na bromeliads, yun na hindi pa sila pwedeng i-harvest kasi
malaki ang tendency na pwede silang malusaw. Dapat yung ganito mga stage na yung mga stock nila dito sa pinakadulo, yung sanga, ayan, dapat well established na ready for magro-roots na yung mga ganyan. Harvest po ng bromeliads, pwede kayong gumamit ng pruning shears kung talagang matigas yung stem ng bromeliads. Pero minsan kasi kami ay putol-putol lang dito sa gilid. Ayan, napapansin nyo, hahawiin lang namin, ayan. Mabilis lang kasi, ayan. Ayan, hawi-hawi lang na ganyan. Pero kung ang bromeliads nyo medyo matigas yung sanga, ay you can use pruning shear po. Ayan. Diba? Sa isang puno lang, naka-harvest na tayo ng 4 na bromeliads. Depende po sa bromeliads yan kung ilan yung ilalabas niyang baby. Napapansin nyo po, nakapag-harvest na tayo ng 4. Diba? Naka-4 tayo agad ng bromeliads. Itong bromeliads na to, kasi agad na-harvest yung mga pop niya, for sure ito ay mag-aanak uli. Mga ilang weeks lang, 3 weeks or 1 month lang makikita nyo na ay meron uling mag-aano dito, magpa-pop. Ayun, kung napapansin nyo, diba? Ayan ho. Meron palabas na naman pop. So, napakaganda ng bromeliads po kasi matagal bago sila mamatay. Unlike ng mga ibang mga halaman, like ng mga flowering plants, di ba? 2 months natin hihintayin bago mag-flowers. Tapos yung bloom lang nila 2 months, tapos 4 months lang yung life span nila, mamamatay na. Itong halaman ng bromeliads, umaabot sila ng years bago sila mamatay. Pero bago sila mamatay, nag-flowers na sila at magiiwan sila ng maraming mga babies sa inyo. Dito banda, napakaraming klase ng bromeliads. Hindi ko na po alam yung mga pangalan nila kasi sa sobrang dami nila. Ngayon ito, kung napapansin nyo ito, ito ay alam ko, previous lang sa akin, Tita Lucila to, from Batangas yung pinagbilan ko. And then, mag-aano na sila sa akin siguro, mag-iisang taon na, and then nag-anak na siya ng isa, tapos ayun, meron naman siyang anak na isa. Ang halamang bromeliads po, medyo mabagal silang mag-ano, lalo na yung mga rare, mabagal sila mag-anak. Pero yung mga common bromeliads, ay napakabilis nilang dumami. Pero yung mga rare, medyo mabagal sila. Kaya kung tatanong nyo sa market, di ba, pag nagtatanong kayo ng mga bromeliads, kung magkano yung mga bromeliads, nasa 350, 500, 1K, at depende pa sa klase, lalo na yung mga import from Thailand, 3K to 5K, talagang mahal sila kasi mabagal dumami yung halamang bromeliads, lalo na pag rare sila. So yung ganitong stage, ayun kung napapansin nyo, eto, pwede nang i-harvest to kasi kung napapansin nyo, may roots na siya agad. Parang ito, in-harvest namin to siguro 2 months ago, tapos ngayon meron naman siyang kapalit. Basta pag nakikita nyo yung pop niya, naglabas na siya. Ito, hindi pa nag-flowers to, pero nag-aanak na sila. Meron mga bromeliads na ganun, mga kababayan. Kahit hindi sila nag-flowers, ayun ay nagsusuki na. So, pag nakita nyo pwede nang i-harvest, i-harvest agad para mag-baby sila ulit. Huwag nyo nating hintayin na mag-mature kasi nag-aagawan sila ng nutrients sa mother plant. Pero pag yung baby na-harvest niya, masosolo niya ng mother plant yung nutrients. And then, mga ilang months lang, mag-aanak ulit yun. Kumapit na po sa ating coco cubes yung roots ng ano ng baby na bromeliad. So, kukuhanin lang natin siya. Gamitin nila lang natin ng pruning shear kasi yung stock po niya ay ano lang, maliit lang. Make sure na may kasamang roots po. Yun. Yan, na-harvest na po natin yung baby bromeliads, ayan siya. Ano po yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan na hindi muna sila ready for harvest, baka gawin nyo po sa halaman yung mga bromeliads. Sabi kasi ni Marjun ay pag nagkitang nagkaroon na ng pop, harvest agad para mag-baby uli. Pero pag gantong stage sila mga kababayan, hindi pa po ready for harvest yung mga ganyan kasi madalasan yung mga ganyang age, pag kinuha nyo yan ay malaki ang tendency na malulusaw. So, sayang lang yung tuwa. Siyempre, yung iba, mabagal silang dumami, tapos sinarvest nyo sila, tapos nalulusaw. So, hintayin natin sila mag-mature katulad po nito. Ayan. Yung mga ganyan. Pag nakita nyo yung matigas na yung pinaka-ano niyan, ayan, ay for sure, yan. Mabubuhay talaga yan. And then, kung dito po ako napapansin nyo, itong bromeliads na to, yung mga ganyang stage na talagang natapos na po nag-flowers to, malapit na siyang mamatay. Pero huwag nyo munang itatapon yung mga ganyang stage ng bromeliads kasi nag-aano pa po yan, nag-aanak. Katulad yan, di ba? Napapansin nyo, ayan. May anak siya. So, ito, pwede nang harvest to. And for sure, mag-aanak po ulit to. Huwag munang itatapon yung ganito, mga kababayan. Baka itapon nyo po. Ayan po, kung napapansin nyo po, eh, yung mga dito mga bromeliads ay mga na-harvest na po namin yan. Sa loob po ng magdadalawang taon na pag-aalaga ko po ng bromeliads, ay naka-harvest na po kami ng mga maraming babies ng bromeliads. Pero until now po, hindi pa rin po ako nagbibenta ng bromeliads kasi may balak po akong gawin na bromeliads. Talagang ano,
magla-landscape po kami na full ng bromeliads po. Kasi nakita ko po sa bansang Thailand, talagang napakaganda po ng pagla-landscape nila ng mga bromeliads. Kaya kung napapansin nyo dyan, di ba? Hindi pa lush yung mga iba, pero yung iba lumilitaw na may mga kulay nila kung napapansin nyo po. Ayan, kung nakikita nyo po ito, napakaganda niya. Parang tiger din yung kulay niya. Tapos may pag-gray-gray siya. Nabili ko po dito sa Batangas. And then, wala pa siyang isang taon sa akin. Ayan, nag-baby na siya na isa. Di ba? Ito po yung mga sinasabi ko sa inyo, yung mga rare na mga bromeliads na sobrang bagal po talaga nila mag-anak. Kaya pag nag-anak sila, pag binibenta pop pa lang, ay nasa 500 to 700 na po. Medyo napabayaan na kasi yung mga dahon ng bayabos ay talaga nagtapon-tapon na po dyan. Ito pong ano na to, bromeliads, napakamahal ngayon sa market nito. Nakita ko po ay nasa 2,000 to 1,500 po. Ngayon nag-flowers na siya and I'm hoping na sana may baby na siya, kaya check natin siya ngayon. Kasi po ito po ay 2 years na sa akin until na wala pa sila nilabas na baby. Dalawa po yan, ayan. Ayan, kung napapansin nyo, yan yung medyo natakpan ng dahon ng singonyum. Napapansin nyo, diba, nag-flowers na siya. And then yung kulay niya ay parang pang Christmas din. Pero meron kami bromeliads na Christmas yung tawag. Ayan, medyo naubos niya na yung soil niya. Yung dati po namin gamit pa ng soil mix dito ay, ano, coco dust po. And then, vermicast. Ngayon po ay kasi wala, nagsara na po yung factory ng vermicast dito sa amin, dito sa Pampanga. Ang ginagamit na lang namin talaga ay pure na ipa. Okay, okay din siya. Okay na okay. And then, or coco cubes. Mas maganda po. Well drainage po yung mga ganun. Maganda sa mga halaman bromeliads yung hindi nag-i-stuck in tubig. Ayan, nakakatuwa po. After 2 years na nakatira siya dito sa mini farm, ay meron na siyang small pup. Ayan. Diba? Napakaganda niya. So, hintay pa tayo ng mga ilang months. Siguro mga 2 months bago talaga pwedeng ma-harvest yun. Ayan. Yung dito po, ay nasilip po kanina. May anak na siya. Ayan. Ito po, napakaganda ng bromeliads na to. Ito, na-stuck lang siya dito sa lilim. Kaya, hindi siya gaano lumitaw yung kulay. Mamaya, ipapakita ko po yung klase ng bromeliads na ganito dun sa kabilang mini farm. Ay talaga namang napaka-lush and then pink na pink niya. Ayan. Yung mga dito po, ayan, kung nakita nyo doon sa ilalim ng bayabas, ito po yung mga na-harvest natin pop doon sa mga rare na yun. Not for sale sila. Ayan, yung na-harvest natin pop na hindi pa lush yung color, na hindi siya pink. Pag nag-lush po yan, ayan, pink na pink po talaga siya, diba? Ayan, kung napapansin nyo po yung ating tiger, ayan, meron na naman siyang baby, diba? Nakakatuwa kasi napakamahal po ng tiger na bromeliads. Pansin ko lang po sa halaman bromeliads, mas mabilis silang manganak pag dumarating na po yung rainy season. Kasi nga naman yung ulan, may dalang fertilizer sa mga halaman na parang yan yung nitrogen. Kaya napapansin nyo yung mga damo pag naulan sila, mga 3 days yun lang din nakikita yung garden nyo, yung mga damo sobrang lalaki na kasi may dalang fertilizer. Actually, kahit hindi rainy season po, ayun yung nagpa-pop din. Pero mas marami silang mag-pop or mag-anak pag pumapasok po yung bare months na taglamig and then yung mga rainy season po. Ayan po, ito naman yung bromeliads, di ba? Nagka-flowers na siya, nabili ko po ito sa Bulacan. Ayan ko napapansin nyo, meron na silang baby. Ito po ay sa paunang harvest ko sa kanya, nag-harvest na po ako ng dalawa. And then, nung nakita kong pwede nang harvest, remove nyo agad yung baby. And then, ayan, pagka-remove niya, meron na siyang dalawa na naman baby. Ito po yung mga baby na paunang harvest ko sa kanya, di ba? Ayan, papunta na sila sa lush. And then, napakaganda po nito pag nag-lash siya kasi pink na pink to. Medyo nag-fade na lang yung color niya kasi medyo matanda na siya. Kasi papunta na siya sa dun sa dieback po. Yung medyo mamamatay na siya, pero bago siya mamatay, ay mag-iiwan siya na maraming baby. Basta huwag niyo pong hintayin na magmagulang yung mga baby. Pag nakita niyo pwede na, harvest na po agad para mag-baby siya ulit. Ito, pwede na pong harvest to. Yan. Ito, maliit. Ayan, medyo matibay ng stock niya. Pwede na rin yan. Ayan, basta pag nakita nyo yung brown-brown na yung dito niya, mga kababayan, ay pwede na pong i-harvest yan. Ayan po mga kababayan, bago tayo lumipat sa kabilang mini farm, ayan, mapapansin natin dito yung mga bromeliads ko po dito na mga nakahang sa wall. Ayan, mga driftwood. And then, sinabitan namin sila ng mga halaman bromeliads. Kaya napapansin nyo ay lush na lush yung kulay nila. Ayan po, ay nasa net po yan. Ayan. Diba? Ito po yung parang pang Christmas na bromeliads na tinatawag na Christmas bromeliads. Kasi kumpleto siya ng tatlong kulay po. Diba? Ang ganda. Ayan, mag-harvest na po tayo ng mga may anak. Kaya kung napapansin nyo, ito po
Nabili ko po to. Ang ganda niya talaga. Hindi magkamali, 500. Tapos ngayon, meron na siyang baby. Once na nagkaka-baby po to, agad namin naalis. Siguro yung baby na to ay panglimang baby niya na to. Yan. Diba? May roots na siya. Tapos ito po naman, ito ipapakita ko po sa inyo itong violet na to. Ito pag last siya, napakaganda niya. Kaso ito nag-flowers na, kaya nag-iiwan siya ng maraming babies. Ayan, di ba? Nakatago dun sa likod. Tapos, meron siya yan. Violet na violet. And then, pag hinawi mo sa gilid, ay meron mga bromeliads na masisipag. Ayan, meron din siya maliit na bromeliads dun. Tanggalin ko muna po siya. Ayan. Hindi naman kasi masyala ng halaman bromeliads. Kasi ito, kahit wala silang soil, parang orchids po sila. Parang katulad po siya dito. Ito po, kung napapansin nyo, ayan. Binalot lang namin siya ng balat ng niyog, di ba? Oh, may tubig. Buhay na buhay yung ating bromeliads. Hindi mo magkamali, itong bromeliads na to ay apple bromeliads yung tawag. Kasi ito pag naglast siya, eh, pulang-pula din na parang Fuji apple yung kulay. May nalaglag na bromeliads ko. Malakas po kasi yung hangin ng isang araw. Ayan, kung napapansin nyo, pulang-pula. Ito yung common bromeliads lang po. Ayun. Dito sa dulo mga kababayan, kung napapansin nyo, oh, nahulog. Ayan, di ba? No soil, pinatong ko lang po pala to. Hindi siya nalagyan ng koko ko, ano? Kung napapansin nyo, napakarami niyang baby. Di ba? So, pag tag-ulan, alam nyo na mga kababayan, ay i-monitor na natin ang ating mga bromeliads and surely na marami silang pop. Pag nakita nyo nag-pop, harvest agad para mag-anak sila uli. Para maparami nyo sila sa inyong garden. So, nakakatuwa. Ito po, pwede na silang i-harvest. Kasi may mga roots-roots na sila kung napapansin nyo po. Ayan. You know. Ang galing, nakakatuwa po. Ito yung pinaka-the best feeling sa mga plantita-plantito or mga farmer, agriculturist na nagahalaman. Pag harvest season na. Ngayon, di ba, nag-harvest tayo ng mga pop. So, iwan ko muna itong maliit kasi maliit pa siya. Baka malusaw lang. Ayun. Tapos itong maliit, ayan, kung napapansin nyo, pwede na rin siya kasi may roots na siya or matanda na yung stalk niya para mag-anak po uli itong mother plant na to. Ayan, di ba? Yan yung roots niya. And then, wait lang tayo ng mga ilang buwan. Magpapop na naman po ito. Ayan. Napakarami na po nating na-harvest and then nakakatuwa, halos rare lahat yung ating mga na-harvest ngayon. Ito rin po yung gusto kong mag-anak na bromeliads kaso until now talagang hindi niya pa ako binibigyan po ng anak. Ayan sa papasok na greenhouse ko, meron tayo dito maraming common. Ito yung sobrang bilis, dumami po talaga. Hindi mo mapigilan yung pagdami nila. Ayan, nakalagay lang sila sa niyog. Napakarami pong mag-anak. Kaya pag nag-anak po, harvest lang kayo ng harvest para makaipon. Tapos pag sobrang dami na, pwede nyo pang landscape sa garden nyo. Or pwede nyo pong ibenta. Yan. Pag nagpula na po na ganyan itong common bromeliads, mean to say po, magpa-flowers na yan. Ayan po, pagpasok natin sa pangalawang greenhouse, mapapansin nyo po, ito yung ating landscape. Ayan, ito po yung sinasabi ko sa inyo na yung pink kanina pag nag-lash siya, di ba? Pink na siya. And then kung napapansin nyo, nagsilakihan na po yung ating mga bromeliads dito na nilagay. Siguro 1 month ago yung vlog na yon, di ba? Ang ganda na nila. Kahit bunutin man po natin yan, ay meron na yung mga roots po. Kasi di ba nun sa vlog natin ay talagang wala pong roots yan. And then, napakarami na nila pong mga new leaves po. Ayan po, napuno na po natin yung crates. And then, last destination na po natin mga kababayan yun dun po sa tabi ng greenhouse ay resto pala na dun sa ano po, wall na nilagay namin mga bromeliads po. Ayan po, nandito na tayo. Ayan, magka-harvest na tayo. Marami nilang baby din dito.
mahalaga po ng bromelias kay low maintenance lang talaga siya. Hindi mo kailangan mag-apply ng fertilizer. Ayun. Diba? Pag may flower siya, marami din siyang baby. Yan. Yan o. Sana. Naipit na mo yung isa sa bakal. Tignan natin ito. Yan. Pwede na rin po itong isa. Iwain na natin itong old leaves. Yan. Halos lahat pala sila dito may baby. Meron din po ito. Kaso, maliit pa po yung baby niya. Ayan. Ganda. Halos lahat po ng mga rare natin bromeliads dito ay may mga baby sila. Ayan. Harvest na bromeliads. Ayan po, nakakatuwa po, naka 70 mahigit po tayo ng mga bromeliads. Ayan. So ngayon po, magtatanim na tayo. Yung gamit naming soil po talaga ay coco cubes. Ayan. Yung mga well-drainage na soil para hindi malusaw yung ating mga bromeliads. Kung wala kayo ng ganyan po, pwede po kayong gumamit ng pure na ipa. Yung nadidecompose na po. Ayan po, mag-start na po tayo magtanim. Ayan, kasama ko po si Kuya Bai. Siya po yung partner ko sa paghahalaman dito sa mini farm. Mga kababayan, natapos na tayo nag-harvest ng mga bromeliads. And then ganun lang po ang gawin nyo sa inyong mga halaman mga bromeliads. Pag nakita nyo nag-baby na siya and then well-established na siya, nandun na siya sa tamang tangkad at pwede na siyang harvestin, ay kuhanin nyo agad. Huwag nyo hintayin na doon na siya mag-mature kasi iba nating mga kababayan, doon nila hinihintay mag-mature. So pag ganun, hanggang ganun na lang siya, hindi na siya magbibaby ulit. Pero pag na-harvest na siya, tapos ilang weeks lang yun, 3 weeks, magpa-pop po uli yun and then magbibaby na magbibaby. So makakarami kayo ng mga bromeliads. And then yung mga gantong rainy season, mga papasok ang bare months, ay mabilis dumami yung ating mga bromeliads. And then easy to care lang sila basta ang gamitin nyo po ay well-drainage na lupa para hindi sila nalulusaw sa ulan po. Tapos mga partly shaded area sila dapat ilagay. Pero kung may budget kayo, bumili kayo po ng net. And then bago ko po tapusin ang vlog na ito mga kababayan, ay nais ko pong i-shoutout si Ma'am Obi Limplado. Ayan, kung gusto niyo pong magtanong or mag-inquire about sa mga bromeliads, ay pwede po kayo magtanong sa kanya sa Facebook. At ngayon po, ay kasalukuyang meron silang piyesta po sa Nueva Ecija. Ito po yung location ng tindahan ng mga iba-ibang klaseng halaman, especially bromeliads, ay sa Nueva Ecija, Cabanatuan Freedom Park, August 29 to September 3. Pwede nyo siyang bisitahin po or mag-inquire po. And then hello po kay Sir Aaron Nuevo and then kay Ma'am Susie Nuevo from Alaska. Maraming salamat po sa blessings na binigay nyo po. And then update ko kayo when po natin gagawin yung feeding program sa ating mga kapatid na Aita sa lugar ng Batchawan. And then hello po sa always watching sa atin kay Ma'am Winda Basilio and then kay Ma'am Amanda Valencia and then kay Ma'am Net Castro and then hello kay Ma'am Tess na bumisita si dito sa mini farm. Ayan. Nice to meet you po nun. Sana makabalik po kayo uli. And then kay Ted Tai from Canada. And then kila Sir Ali Del Rio na always watching sa atin. And then sa lahat ng ating mga kababayan na patuloy na nanonood, sumusuporta, maraming salamat po. At kung bago ka lang sa aming channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para sa susunod na mag-upload kami, mapapasyamal niya ng mga ibang farm, harvesting ng mga fruit trees, vegetable, or educational vlog, ay makasama namin kayong muli. Muli, maraming salamat sa iyong panonood at God bless po sa ating lahat.